So, okay mga babos, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo ako magpalit ng spark plug nitong ano, Yamaha Mio I125, okay? So, sumulan natin ito mga babos. So, okay mga babos, ito yung papalit ng spark plug, ayan. Ito yung code yan. CR6HSA. So, ito yung ano, yung recommended at stock na ano na spark plug ng Yamaha Mio I125. Okay, so ito kasi, sa pagpapalit ng spark plug nito, dapat every 6,000 na no, odo, palit ng spark plug. Pero mas okay, every year, ma-check at mapalitan yung spark plug ng itong Yamaha Mio. Okay? So ngayon mga paps, samahan nyo ako kung paano ito palitan. So simulan na natin to dito. Okay, mga screw tayong tatanggalin. Unahin muna natin ito dito. Okay mga paps, yan. Na to sa kabila naman. So next natin ito. So next natin ito dito mga babs. Pag natanggalin natin yung mga screw, matatanggalin natin itong panel na to. Tanggal na ito mga paps. So ito mga paps yung ano, spark plug cap. So tanggalin ko lang ito. So yun siya. So ito yung spark plug cap natin. Tapos nandito yung spark plug natin. So next natin mga babs, ito, yan, tanggalin na natin yung spark plug. So sukat nyan, 16mm, ito, 16mm, yan. Pwede kayong ano, pwede nyo gamitin to, yan, 16mm dito. Ito yung kasama dito sa, ano, pag binili nyo yung motor. Pwede yan, ito ako gagamitin ko, ito lang, ayan. Ito naman akong tip sa akin dito na 16mm. So ayan siya. Ito. Ito na mga babos. So, spark plug natin. So, okay mga babos. Ito yung ano, yung bago nabili ko sa kanyang luma. Ayan, makikita nyo naman yan. CR6HSA. Yan. Yan. Okay. So, ito, pag check nyo yung ano nito, yung gap nito, dapat 0.7, 0.8 lang. Ito. Ito yung bago. 0.7 yan. So, all goods to. Yung luma. Ayan. Ayan. 0.7. Okay. So, ayan. So, ito mga babs yung spark plug natin. Yan. So, nakita nyo naman kanina, okay naman yung gapping niya. Ito, hindi ko nalilinisin kasi mura lang naman to, kaya papaltan ko na lang. So, okay mga papas, sa pagbabalik niya, ganun lang din. Gagamitin ko na lang itong isa muna para hindi lubog na lubog yan. Tapos na-shoot ko yan dito, okay? Parang panghigpit lang. Yan. Since wala akong ano, torque wrench, ang gagawin ko, i-finger tight ko muna, yung finger tight lang, hindi yung todong-todong higpit. So, ayan, sige pa. Yan. Okay, naka-finger tight na yan, mga paps. Finger tight na yan. Yan. Tapos, pagka-finger tight yan, ipipihit ko siya at least kalahati lang. At least kalahati. Okay? Di ba isang buhay, isang buong ikot yan. At least kalahati lang. One half lang. Parang hindi mo over. Kung hindi, ano, kung parang masikip na, bago magkalahati, okay lang.
pa. Well, good setups. Pag nahigpitan na natin to, pwede natin ibalik yung spark plug, ano, kapitan. So, pag ibalik, ganun na rin. Dapat punasan nyo to. Yan. Sa akin, hindi ko masyado na punasan. Yan. Yan. So, okay mga babs, pagka nabalik na natin yung spark plug cap, pwede natin ibalik yung pinaka-panel niya. Yung pagbabalik nito, reverse order lang ng pagtatanggal natin kanina. Okay, so babalik ko na ngayon to. So, paano mga babs, hanggang dito na lang yung video ko. Sana nakatulong tong video na to in case na ano magpapalit kayo ng spark plug dito sa ano Yamaha Mio. Halos ano lang to, same lang ng konsepto to sa ibang scooter. Ganun lang kadaling magpalit ng spark plug. So, paano mga babs, huwag nyo kalimutan like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng gatong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan, i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga babs, hanggang sa muli.